Mandarin Bay, Boracay! Dami ding chairs. And ayun yung sign ng Mandarin Bay. Ayun yung itsura ng beachfront. So pasok tayo sa kanyang restaurant. Plus ang masayang pesto niya to si Olive Oil. Nakalagay dito lobby, souvenir shop. Hello guys! I'm back again with another video. And guys, ngayon, mag-check out na ako dito mismo sa hotel na Hotel Sophia. At lilipat tayo ngayon sa isang panibagong hotel na kung saan i-feature ko dito sa inyo. And guys, ang lilipatan ko hotel ay yung nagbubukod-tanging 5-star hotel sa Station 2. And yes guys, Station 2 in bagong bukas siya. And grabe, siya yung merong title dito sa Boracay ng longest pool at napakaganda. Kasi guys, beachfront siya, okay? Beachfront tayo this time. And 5-star hotel at merong longest pool at merong napakadaming units ng hotel room. And hindi ko alam kung may villa guys. So yun guys, samahan niyo ako as I will explore and I will try the newest hotel here in Boracay Island. The Mandarin Bay. Actually guys, tumawag ako kagabi eh. Di ba usually kasi ang check-in time is around 2 PM. So like kung ganun, pwede baka ako bigyan ako ng access na mag-early check-in, ganun. Pero okay naman, tiniyagan naman nila ako. And konti na lang. Ayan, ito na pala. After ng Eurotel, ito na mismo. Oh, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito na ata, no? Parang bago kasi eh. Ayan, tignan nyo oh. Ito na kay Mandarin Bay. Grabe, napakalaki. Oh my God, ang laki. Ang laki niya! Okay. Yung ginawa ko guys, pwede naman hindi nyo rin to kasi pwede naman kayo mag-airport pick up, diba? So, ayun. Ayan, ito yung itsura ng lobby niya. Ang laki! Ayan, tapos ayun yung front desk feeling ko. So, pasok na tayo. Wow, ang laki guys! Ang laki! Okay, sige. Mag-inquire na tayo kung pwede na tayo mag-check-in. Ayun guys, so pinayagan tayo na mag-early check-in kasi tinawag ko na nga agad eh. At umupo naman ako dito sa area ng lobby. As you can see, medyo matagal tayo. Ayan, meron pa silang pa-welcome drinks. Dahil yung sarap ng welcome drinks nila. Actually, ngayon pala ako uminom. And hindi pa ako uminom at kumakain, di ba? Kasi hindi pala ako nag-breakfast. Gusto ko kasi dito ako kumain sa mismong restaurant nila. And guys, tignan nyo, nagbigay sila ng towel. Actually, hindi ko na nabigyan, nagbigay sa akin. Pero malalik siya, so pampa-refresh. So habang nag-iintay, very branding Mandarin. Nakakatuwa naman. Okay guys, so ngayon pupunta na tayo sa room natin. Medyo early siya kumpara dun sa talagang check-in time. It's already 12:57 PM. And ang check-in time is 2. Yan. Sana po? Ito na pala yung room natin agad o. Room 523. Yay! Ah, ganda! Nice! Okay guys, so ngayon, i-room tour ko na kayo dito sa room ko, which is sa room 523. And guys, ayan, makikita nyo itong pinto, andito meron agad ilaw, at makikita nyo dito, andito ang keycard, and syempre, kung gusto nyo mag-do not disturb, or ipalinis yung room nyo, is meron ditong switch, okay? And dito guys, sa kabilang side, ayan, as you can see na, napakaluwang, napaka-spacious ng room. At dito muna tayo sa ating toilet. And ayan guys, yung toilet. Pagka pumasok kayo, ito yung una nyong makikita. Ayan, makita. Teka. Todo na pa yung ilaw, guys. Ah, may ilaw pa dun. Oh, ayan guys. Oh, makikita nyo dito may exhaust. And sa baba niya, yung mismong toilet bowl. Tapos ito ang kanilang bidet. Siyempre, tingnan natin kung malakas ang pressure. Hindi ganun kalakasan pero guys, at least, di ba, bago itong unit natin ngayon. At ayan, pagka gusto nyo mag-flush, and ito yung shower area na merong door. Ayan, if ever, kung gusto nyo mag-shower dyan and nakasarayan, hindi magiging messy. And dito guys, ayan, as you can see, meron dyan bath gel na provided, and shampoo and conditioner. Para if ever, kung okay lang sa inyo gumamit ng ganyan, hindi na kayo magdadala ng shampoo, conditioner, and whatsoever. And dito guys, sa side na to, ayan, as you can see, may sink. Ayan, di ba may sink dito na merong mirror. Ayan, half body mirror. At dito, makikita niya meron ditong mga glass and mga toiletries. At dito, meron ditong dental kit. May dental kit ulit, may comb, may vanity kit, may shaving kit, may shower cup, and whatsoever. And guys, ayan, meron ditong dalawang towel para if ever kung gusto niyo magkilamos, ayan, yan yung panggagamit niyo sa mukha. And meron ditong, ayan, hello! Plus, syempre, meron din sila dito pinaprovide na lotion. Actually, first time ko makakita na lotion nasa sink na pinaprovide ng isang hotel. Which is, guys, kakaiba, di ba? Meron dyan Mandarin Premier, at dito meron din saksakan. If ever, kung gusto nyo magsaksak dyan ng shaver nyo, ng blower, or even ng charger. I mean, kung gusto nyo mag-charge ng phone nyo, tas may soap dito. And ayan, guys, di ba? May pa-hot,
at may pa-cold. At ito meron ditong towel if ever kapag gusto nyo punasan. At dito guys, side na to, hindi kayo na-expect na merong pa-bathtub. Ayan, di ba yung bathtub niya guys? Ang laki! Perfect for one pack. Ah, di ba? Ayan, sarapin. Ay! Oh, di ba? May pag-anon. Mamaya gagamitin natin yan. I-maximize natin ang paggamit ng ating hotel room ngayon kasi napakaganda ng hotel room. At meron dyan parang pa-stone siya, guys. Tiles or whatsoever. Hindi ko alam kung natawag dyan. So, meron dong shell, meron starfish, shell ulit. And ayan. Tapos ito, oh, ang galing. May pag-ganito. Para saan ba use nito? Ala, ganyan lang. Ang galing, no? So, ngayon, mag-proceed na tayo dito sa side na to. Dito may cabinet. Ayan. As you can see, ito yung cabinet nila na provided. And ayan, mayroon siyang motion detector na ilaw. Kapag binuksan nyo, ay bubukas. Tapos mayroon din yung pa-bathrobe. Ayan, dalawang piraso. Ay! Guys, ang lambot ng tela ng bathrobe nila. Ang lambot ng tela, promise. Kapag ka nagpunta kayo dito, may experience nyo. Ayan, ang lambot ng tela. At dito mayroon silang pa-payong. Ayan, may pa-umbrella sila. Plus, mayroon ditong pa-laundry bag if ever kapag ka kayo ay magpapa-laundry and whatsoever. Plus, may safety deposit box. Ayan. Pwede nyo gamitin kapag ka, kunyari, gusto nyo iwan dito yung IDs nyo, yung passport nyo, and etc. Ayan. At dito, makikita nyo yung prices if ever na magpapa-laundry kayo. So, naglalaro yung prices sa 150, 120, 60 pesos, and etc. At sa side naman na to, ayan, additional lang na storage. Plus, mayroon silang pa-slippers na pinoprovide. O, diba guys? Actually, hindi siya ano, hindi yung maninipis. Makapal ang slippers nila, kaya magandang gamitin. Plus, sa side na to, ayan, as you can see, meron ditong area para sa luggage. And actually, sakto lang siya sa luggage ko kasi yung luggage na dinala ko is medium size. So, ang gagawin ko na lang dyan is parang nakapaganyan siya, tapos bubukas ko na lang para dito na lang kukuha ng gamit at hindi na ikakalat mismo sa room. Plus, dito, meron ditong pa-mini bar. Yan yung tawag ko dito sa mga ganitong section. Meron dyan pa white sugar, brown sugar, cream, tapos meron pa tea. O, diba? May pa coffee, and ito yung water nila guys, provided if ever kung gusto nyo uminom ng water. Plus, meron sila ditong blower. Yan yung sinasabi ko na doon yung isasaksa kung gusto nyo, or pwede ding dito kung gusto nyo. At meron sila ditong provided na refrigerator. At sa harap nun, ayan guys, makikita nyo, meron ditong whole body mirror. Ayan, kitang-kita, like head to toe, kitang-kita if ever kapag ka gusto nyo ditong mag-check ng inyong damit, ng OOTD, na itsura nyo kapag ka nakazoom na ganyan. Ay, grabe, may tumubunan naman akong pimple. So guys, nag-proceed na tayo dito. Ayan! And guys, tignan nyo naman, nagulat ako dito. Mandarin Bay, meron kayong pa-welcome home pang ganyan na Mr. Ivan Degas manakikita nyo. Guys, nakuha nila itong picture ko. Grabe, in-stock nyo ko. Alam nyo ba, nasa Facebook page ko lang yan. Ba't nyo nakuha? Diba? Guys, meron pa silang pag-ganito. Diyos ko, maraming salamat, Mandarin Bay. Alam nyo, na-appreciate ko yung mga hotel kapag kunyari pupunta tayo sa isang hotel tapos makikita yung makikita natin personalized na letter, meron pang pamuka natin. So grabe, ang tagal na ng picture na yan, 2 years na yan. 2 years ago? Diba? Ang cool! So guys, ngayon napakita ko sa inyo tong area na to. Sa harapan ng TV, ito yung makikita nyo. Isang king size bed na merong 4 na perasong pillow at ayan, meron siyang pa light dito sa headboard if ever kapag gusto nyo nga nakapatay yung ilaw tapos yan lang yung nakabukas or itong mga ganito. Tignan natin, ano ba makikita dito? Ah, wala, ganun lang. Plus, dito guys, sa side dito, ayun, makikita nyo, meron ditong telephone if ever kapag gusto nyo tumawag and whatsoever. At ayun yung switch ng ilaw. And ito, meron dito pang charger if ever kung gusto nyo. Plus dito, meron ditong, ano tawag dito? Meron ditong orasan na merong Bluetooth speaker. At ang galing ha, mamaya i-figure out kung paano gamitin yan. And dito guys, sa side na to, meron ditong parang pa-table if ever kung gusto nyo. Tapos parang upuan. Ganun ba yung purpose niyan? Para kasing kakaiba eh, di ba? Grabe. Tapos guys, dito sa side na to, ayun makikita nyo, meron ditong pa-mini couch. Like for example, kapag kagaling kayo sa mismong beachfront, gusto nyo lang umupo dito. Ayan, upo tayo dito muna. Tapos kakain tayo dito ng french fries. But french fries na isip ko, nasa beach ako. Last, meron na naman ditong mirror. Ayan guys, yung mirror niya. Ang laki-laki. Grabe, napakadaming mirror dito sa room na to. Natutuwa naman ako. Plus, dito makikita nyo, meron sila ditong pinrovide sa akin na sweets. O, diba? May pa-sweets pa sila. Gutom na ako. Kakainin ko na yan kasi di pa nga ako nagla-lunch. Di ba mamaya kakainin ko yan? Plus, may pa-letter. So, yung letter dito nakalagay. Dear Ivan Degas, welcome to Mandarin Bay Resort and Spa. Soft opening pace pa lang daw sila. With the official opening scheduled for later this year. Ay, sana invite niyo ako sa mismong opening, no? O, di ba? Yan, galing. Tapos meron dito pa-tissue. Tapos meron dito if ever kapag gusto nyo mag-internet na naka-wire at hindi wifi. Ayan, charger. At ito, ilaw. Ayan, dito.
Ayan, di ba? At syempre, hindi kumpleto ang isang hotel room kapag kawalang balcony! So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung balcony. Kasi sa balcony na to, makikita nyo ang longest pool na may titulo sila. Which is kasi itong mismo Mandarin Bay, sila ang naghahawak ng title na longest pool in Boracay Island. As far as I know, yun ang nakikita ko sa mga TikTok videos at yun din nakikita ko sa internet. Kaya please correct me if I'm wrong, but I know now sila. Kasi ka-open nga lang nila noong October 1, 2023. O, diba guys? October 1, 2023 sila nagpunta. Tapos ako, nagpunta ako ng January. So, ibig sabihin, bagong-bago pa. Hindi pa kalapang isang taon. Okay. Ayan, lumabas na tayo para makita natin paano ba ito buksan. So, ito, bubuksan yun. Wow, ayan, nabuksan natin. Uy! Wow! Ayan guys, so itsura ng balcony ko, oh, di ba? Plus, ayan, napakalaki, oh. Diba? Ang laki-laki. Like, tropical talaga yung architecture nila. As far as I know, yan yung mga nakikita ko. And, ayan, may mga tao na din sa ibang side. Tapos, feeling ko doon wala pa, ginagawa pa. Kasi wala pa doong mga upuan, eh, oh. Diba? Parang bagong-bago pa. Feeling ko sooner mag-open yan. And, ayan, dito may mga tao sa building na to. Like, sa ka-building ko. And sa baba. Ayan, as you can see, mayroon dyang mga chair kung pwede kayong umupo. And, ayun, na parang may pa-jacuzzi type. At, ayan yung pool. Oh, diba? And safe na safe kayo kasi merong kuyang lifeguard. Diba? Ang galing guys. Picture tayo. Ay, video pala, video. Ay! Mandarin Bay! Boracay! Oh, diba? Ay, nako. Napagod ako dun sa paglipat ko dito. And guys, alam nyo, tuwan-tuwa ako dito kasi ang bango. Like, meron silang air freshener na ginagamit na nagustuhan ko. Feeling ko may experience na din yun kasi syempre bago pa naman, hindi pa for sure sila magbabago ng air freshener. Kaya kung magche-check-in kayo dito within this year, malalaman nyo kung ano tinutukoy ko. Ang bango guys ng air freshener, okay? So ngayon, babasahin ko yung letter. Sabihin ko sa inyo kung ano yung nilalaman. Sinabi dito na yung rooms daw nila equipped with smart TV. Ayan, Bluetooth alarm clock, high-speed Wi-Fi access. Oh, may Wi-Fi sila guys. So as far as I know, ang ilalagay mo doon is yung room number mo and yung password is yung last name mo na all caps, okay? Tapos yung Filipino restaurant nila, La Fiesta ang tawag, then open daw yun from 7 a.m. to 10 p.m. for your dining pleasure. And open yung kanilang 8 other food and beverage outlets. Ibig sabihin, napakadami guys nitong ano? Napakadami nilang mga ibang food and beverage na parang resto o mini resto dito. Tapos including yung pool bar, okay? So yun, do enjoy our inviting outdoor swimming pool. Pinakita ko na sa inyo yan kanina. From 7 a.m. to 10 p.m. and our fitness center available at the lobby for an energizing workout. Ooh, so may fitness center sila. Okay, sige, pakita ko sa inyo mamaya yon. On behalf of my team, sabi ni housekeeping manager ni Avit Bios. So, ano daw? On behalf of my entire team, I thank you for choosing Mandarin Bay. Okay, Mandarin Bay, ngayon kakain ako. Masang gutom na ako. Okay, let's eat. Okay, so ngayon, kainin na natin tong kanilang pa-dessert. Ang sarap. Ang sarap. Brownies. Guys, so it's already 1:30. Kumain na muna tayo ng lunch kasi hindi talaga ako nag-lunch, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo sa previous video kasi gusto ko nga ay dito ako kakain para nga ma-experience niyo. Okay? So, ayan, pumunta tayo doon sa La Fiesta restaurant nila sa beachfront area para guys makakain ng kanilang food and then bibigyan natin ng verdict kung masarap ba or sucks lang. Ito ngayon ang nangyayari sa super lawak nito. Ay kung saan-saan pa tayo dadaan kasi ang laki guys talaga ng hotel na 'to. I can say na talagang may laban siya sa mga hotels dito kasi ang ganda eh. Ang ganda. Tapos mura lang siya. So mamaya explain ko sa inyo kung paano nito pwede mag-book at kung para magkaroon pa kayo ng discount, magbibigay ko ng secret hack, okay? Okay, elevator shot! Gusto-gusto ko talaga nag-elevator tapos nag-picture na ganito. Teka, bumalik ako sa hotel room ako. Kasi guys, nakalimutan ko ang pinakamahalaga sa akin every time na kapag nagta-travel ako. Guess what? Guess what? Kung talagang lagi kayo nanonood, malalaman nyo. Guess what? Wala na. Ayun. Ito ang ating napakahalagang ventilator. Hagas daw naman kasi nito ventilator na to. So guys, if ever kung gusto niyo ng ganito, yung link nasa ibaba. If ever kung gusto niyo din na magka-travel kayo ay malamigan kayo. So guys, ayan, nandito tayo sa baba na area. And ito yung kaninang binidihan ko. Ayan. Ito yung itsura sa ibaba. Tapos dun tayo sa side doon, no? Dun tayo sa side doon. And ito yung itsura ng pool. Ayan, as you can see. Ganda yun.
Wow! Napakalaki guys! Super! Ang galing! And ngayon, ipapakita ko sa inyo itong site na to. Ayan. Kung talaga nga bang ang lawak. Grabe! Kayo una nakakita niyan. Ano ko pala titignan? Ang lawak pala talaga, no? Ayan! Wow! Dami ding chairs. Tapos may lifeguard. Dito walang nagsiswimming. Kalit lang kasi ng side na to. And merong guys, ano ha, pwede kayong manghiram ng towel. Merong towel card. Naka-separate yun. Be, ang hangin. So ngayon, magpunta na muna tayo sa restaurants nila. Sa La Cuesta. So, hindi ko alam kung ito yun eh. But, nung napunta kasi ko kahapon, kasi naglakad na ako sa beachfront. So, nakita ko, doon yung La Cuesta sa mismong harapan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Ganda yun, ang side na to. Pwede kayo mag-swimming dito or pang isda lang yan. Pero wala namang isda. Ah, ito. May restaurant sa side na to. Parang buffet-buffet. Feeling ko dito yung breakfast buffet. Ganda guys, talaga. Promise. And feeling ko, kaya ko kuunti pa lang yung mga nandito. Kasi bago pa nga lang siya. So feeling ko hindi pa siya namamarket ng maayos. So yun ang ating role for today. So kung recommend sa inyo. Para kahit papano kapag kayo pupunta kayo ng Boracay, makita niya, diba? So pasok tayo sa kanyang restaurant. Sige, tawagin ka na lang. Ah, sure. Thank you. Do you want some water? Cold water. Sige, water. Cold water. Okay. Thank you. So, ayan guys. Ito, ang itsura ng menu nila. Mayroon sila mga ino-offer na all-day breakfast. Mayroon ding sandwiches and beckers. Mayroon ding flavorful pasta. Tapos, kids menu. Tapos, may soup. May mga bulalo sila, yo. May mga kansi. May mga galon. May mga English breakfast. Mga pancake. Mga french toast. Mga burger. Pizza. Salad. Steak. Ay, may steak sila. Ang steak nila guys, 180 pesos to 2,800 pesos. Tapos ayan. So mayroon yung silid ko mga cocktail, mga liquor, mga wine. O diba? So ito dami. Ngayon ko check ko na muna kung ano yung order na sasuwak sa akin. Kasi hindi pa nga ako nagla-lunch, diba? Feeling ko magsasandwich na lang muna. Kundi, parang mga pasta, ganun. Pag-iisipan ko na muna na mabuti. Kasi ito yung parang kain ko lang. Then yung mamaya, yung kakainin ko mamaya is for dinner na siya. So, maraming salamat, shoutout sa aking friend na si Kerwin. Maraming salamat dito sa bag. Medyo naiinit ang papa ng bag. Okay guys, I have decided na ordering ko itong burger slider. So, 450 pesos siya. So, beef, chicken, and fish mini burger siya para matikman nyo din. Plus, itong isa naman na aking titikman ay itong penne pesto with grilled chicken. So, yun lang siya. Olive oil, chuchu, ganyan. 450 pesos lang din. So, total is 900 pesos. Kuya, order ako ng ano, ng isang burger sliders. Burger sliders po? Tapos isang penne pesto with grilled chicken. Kapag ka naman may natira, pwedeng i-take out, no? Yes, ma'am. Okay. Sige. Ayun lang. Tapos yung drinks ka na lang. Ito na lang, service ka. Okay. Yung ano, yung breakfast buffet, dito ba yung ginagawa? Yes, po, sir. Ay. Thank you. Yun lang. So, guys, ayun, dumating na yung order ko. Umorder ako ng pesto. Tapos itong burger. Kalimutan ko yung pangalan. So, lalagay ko na nito sa baba. So, ano siya? Isa siyang fish, chicken, saka beef. So yun, try natin. At ito, meron silang maliit na pa-french fries. So ang halaga ng isa nito, bawat isa, ito 450 pesos. Tapos ito din ay 450 pesos. Ayan, I'm so excited to try it. Okay, so ngayon, is itry na muna natin itong mismong pesto. Then after yung gato tayo sa burger. Okay, grabe, nahihilo na ako kasi hindi pa talaga ako makain. Lasang pesto na lagi kong pinakain. Lasang nasa yung pesto niya, tapos si olive oil. Then, tikman natin itong isang burger. It's in beef. Sarap. Yung pati niya ang lakas maka Burger King yung lasa na talagang sila may gawa.
Pero itong pesto. Tapos yung chicken niya, parang pinrito na ano, yung tipong parang medyo dry na walang mantika, ganun. So mas okay, mas healthy option, diba? Ito yun yun. Ang itsura, diba? Hindi ako talaga guys sa pesto. Either sa olive oil na pesto or yung creamy, yung parang merong nestle cream, ganun. Okay, so i-try naman natin itong chicken. Medyo matamis yung chicken niya. Tumutulog. Alam niyo yung parang ano, yung chicken niya parang fan shot o hot shot. Fan shot kasi hindi maangro eh. Sa KFC, na medyo matamis na malambot. Ganun. Sarap. Kaya lang, for me, nakakontain lang ako dito sa fries, but it's okay. Knowing na nasa 5-star hotel tayo, okay na yun. Balang araw, dadami din yung mag-check-in dito. Kasi kabubukas pa lang niya. So yun yung walang tao sa paligid ko. Guys, ayan last. I-try na natin itong fish. Ayan, kita niya, kita doon sa loob. Yung mismo parang cream dory niya. And as you can see, yung fish fillets. Sobrang green pala. Ang sarap. Parang kumakain ng fish fillet na merong salad. Kasi meron siyang, anyway, meron siyang tomato, meron parang lettuce, yung mayonnaise. Hindi actually nakakasawa. Tapos yung mga time na sinasasawa ko siya dito. Kaya siyempre naubos ko naman na yung mismo french fries. Nahiya ako kasi nakatingin sa kaya itong stuff. Ang sarap guys. So kung ilan lang ko siya, ang number 1 ko is yung beef, number 2 ko itong fish, number 3 ko yung chicken. So ayan guys, dumating na yung bill ko. So 504 yung mismong burger sliders, tapos yung penne pesto with grilled chicken is 504 pesos din. Nakalagay din sa ano ko, 50 plus 504 pala talaga. Tapos, ang total bill ko is 1,008. Okay, so yun. Ano yung silang service charge? Kaya siya na yan, medyo maingi kasi ginagawa pa talaga itong mismo hotel. Yeah. Pero for sure, matatapos na kasi aircon na lang na may mga nilalagay nila. So guys, ayan yung Uchuan, ito Mandarin Bay. So dito ako kumain and ayan, as you can see, beachfront na beachfront siya guys dahil mayroon dito ang sign. And ayan, napakita ko sa inyo. Wow! Ayan guys, beachfront pa agad. Buti na nagpakita ngayon yung araw kasi ilang araw na ako dito, hindi nagpapakita. Ang araw, no? Nice! And ayun yung sign ng Mandarin Bay. And ito yung itsura ng La Fiesta Restaurant sa harap. Tapos ayun agad yung pa-pool. Pero feeling ko bawal mag-swimming dyan kasi walang mga nagsiswimming. So ngayon i-tour ko kayo dun mismo sa mismo beachfront muna. Kasi parang gusto ko nang pumasok dun sa loob mamaya eh. Ayan. Wow. Di pala tayo nakapagpalit ng sapato. Sapato sa pala tayo. Ayan yung itsura ng beachfront. Then ayan yung Mandarin Bay. Ngayon bumalik na tayo guys dun sa mismong hotel room ko. Kasi ang sakit talaga ng ulo ko. Hindi ko alam kung biglang sumakit. Nakakain naman ako. Diba? So ayan, napakita ko sa inyo dito yung side na to. As you can see, parang wala pang mga occupants dyan sa mismo mga hotel rooms na yun. Pero feeling ko maganda to kasi meron siyang pool access. So mas pricey yan. And ayan, nakalagay dito, lobby, souvenir shop, east wing, and beachfront. Diba? Ba tayo kasi sa west wing tayo eh. Ito yung pool. Ayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo muna yung lobby. Kasi diba kanina medyo mabilis yung nangyari. Hindi ko na ipakita yung lobby. So ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito yung itsura ng lobby. Ayan. And may mga upuan dyan para makapag-wait kayo if ever
Meron silang pa dinner buffet din pala dito, 1,350 yung price. Tapos may pa Boodle Feast. Ayan o. So Boodle Feast nila, all me 2,999, diba? So ang ngayon napapakita ko sa inyo is yung mismong fitness center. Dito yung fitness center nila. Ayan lang yung itsura. Oh, merong treadmill, may mga dumbbells. Actually medyo maliit lang. Ayan. Ah, hindi, meron pala doon. Ay, full pala. Ayan. Sige, pasok na tayo. Ayan yung itsura. Tapos may mga pa-towels. Ayan, pa-CR lang siguro to. So ito yung itsura ng fitness center nila. Grabe. Yun nga lang, ano, medyo maliit yung gym nila for the size of the hotel na napakalaki. Or feeling ko, baka mamaya kasi, kaya ganito is win-workout pa lang nila. Kasi syempre, bago pa lang. Then sa mga bandang sarado pang part, dun pa lang magbumukas, diba? So, yun. Ngayon, lapitan natin yung mismo pool. So di tayo nakalapit kanina. Yan. Ayun ang pool. Diba? Hangin, guys. Naramdam ko yung hangin. Ayun na nakikita niyo gumagalaw. Tapos dito, ngayon dito mga chair if ever kung gusto niyo kumain. At ayun yung Christmas tree nilang napakalaki. Guys, nakatulog ako. Nagising lang ako kasi magpe-premiere na yung Jakarta vlogs ko. Ayan, o. Oh. Wow, first time ko matry mag-premiere. May mga nanonood, nakakatuwa. Kasi guys, tingnan nyo, oh. Talagang meron na tayong viewers. Ayan, 11 sila. Like live yan. Yung 11 na yan, thank you so much sa inyo. Hello guys, good morning. So ngayon, bababa tayo para sa isang panibagong breakfast buffet. So ngayon, gusto ko sa inyo feature yung breakfast buffet dito sa Mandarin Bay. And actually, it's already 8:30. And feeling ko naman, pwede pa tayong mag-video no, and kumain. Kasi 9 o'clock usually, nagko-close yun. So ngayon, tara na. And guys, let's go sa La Fiesta Restaurant. Actually, yung La Fiesta Restaurant, yun lang din yung kinainan natin kahapon. Doon lang din tayo kakain. Ala pa talaga ako sa mood gumising ngayon, pero usually kasi di ba talaga yung mga breakfast buffet ganito kaaga. Yan! Ito! So, papakita ko na agad dito. So, dito, syempre sa bungad, may mga drinks. Tapos, meron dito mga fruits, mga cold cuts. Yan! Good morning. Ayan o, meron dito pa salad. Pesto ba yun? I don't know. Ano to? Mga laman siguro. Tapos ayan, omelette. Diba? Ang laki. Uy, bacon guys! Ito yung gusto natin kapag ka naghahanap tayo sa breakfast buffet. May bacon. 5, 2, 3. Okay. Tapos ayan. O, diba? Tapos may mga french toast, waffle, and pancake. Dito sa side na to naman, ayan, meron ditong mga tinapay, mga pastries. Ayan, may cupcakes, may donut. Ayan na, ang cool. Sa side na to, di pa tayo sa kabila. Ayan, mga pastries pa din. Iba't ibang uri ng bread. Then ito, mga champorado, congee. Wow. Kung mahilig kayo sa soup, yan yung area na para sa inyo. Tapos ito, dried danggit. Diba? Tapos meron yung mga corn, pancit canton, steer, fry, string beans, beef bulgogi. Kasi guys, alam nyo, fan fact, karamihan na nandito, Koreans. Tapos chicken tocino, Hungarian sausage. Tapos ito ay fish fingers, potato chips, pork balls, tapos mac and cheese. Wow, ang sarap ng mga options, ha? So guys, nakakuha na ako ng ating breakfast. Ayan, kinuha ko actually lahat. Kinuha ko ng mac and cheese, ng pork balls, ng fish fingers, ng sausage, ng danggit, at ng kanilang beef bulgogi. And yun guys, dito naman sa kabilang plate, syempre hindi mawawala kapag ka tayo kumakain ng bacon, waffle, then itong parang beef nila. So gusto ko matikman. Then kumuha lang ako ng dalawang house blend. Ayan, kumuha lang ako ng dalawang house blend na iced tea nila. And alam niyo, ang hinahanap ko dito sa kanilang area, yung saan usually hinahanap ko kapag nag-breakfast buffet, which is yung cereal. Kaya lang hindi ko sinakita yung cereal. So yun lang, feeling ko yung kulang nila. Like, yung options naman nila dito ng breakfast buffet is massive. Like, ang dami, ang haba.
haba ng mismong table, may vegetables, may salads, kaya lang, ang wala lang talaga akong nakita dito is yung part na parang ganyan lang. Okay naman lahat, merong coffee, merong fruits, merong drinks, but yun lang talaga. So, ayan, breakfast time. May bacon na tayo. Ganun din gusto ko sa bacon, hindi siya ganong crunchy. Do you want coffee? Yep. Okay po. Thank you. Right, thank you, Lisa. Ano ang tanong? Ano gusto mo? Wala pa talaga ako sa mag-gumising. Kaya lang, yung breakfast buffet kasi syempre, nagsisimula na yung 6, magkatapos ng 10. Gusto ko sana, if ever, kung wala namang breakfast buffet, gigising ako ng mga bandang 11, o mga bandang 12. Wala tayong choice. Hindi tayo morning person, pero kailangan natin kumain. Diba? Okay. At hindi gaano maramihan yung kasing mga ngayon. Wala ko kinuha ng rice. Pero yung rice din naman tayo ng option. Tapos guys, dito, makikita nyo, merong omelette na din-deliver sa akin. Kasi meron itong egg station. Nung saan pwede ko din mamili kung gusto nyo nalagyan ng onion, tomato, cheese, and whatsoever. Pwede din itong sunny side up or scrambled lang alone. Tapos kung gusto mo ng toasted or hindi, hindi ko alam kung ano tawag sa area nyo, basta may kaso para malasado at hindi. Pero ako, yun lang talaga yung aking order. So yan, medyo maliit lang yung serving but at least okay lang kasi solo lang naman tayo ngayon. So sige, tikman na natin para makakita ko na sa inyo kung saan pa siya or hindi. Hindi siya yung parang ano, di ba? Doon sa natuluyan natin before, hindi ko alam kung saan hotel yun, yung pagkape Parmesan. Tapos yung parang saka cheddar, yung parang kapag pinukuha mo na ganyan, yung parang merong magkasama. Di ba hindi? So, pang cheese. Hello guys! Ito na naman ako ngayon para sabihin sa inyo ang aking quick review dito sa Mandarin Bay, dito sa Boracay Station po. Kasi guys, mag-check out na ako ngayon kasi nag-stay lang ako dito for overnight para number one, i-try. Number two is para i-share ko sa inyo kung ano ba yung experiences ko dito, kung okay ba siya, kung worth it ba, and whatsoever. And guys, ako personally, nagustuhan ko siya, number one. Kung bakit? Kasi maganda siya dahil beachfront. Hindi siya nakadikit dun sa main road, hindi ganun kalawak. But, lalakad kayo ng onte from the main road, then makikita nyo na agad yung mismong lobby, yung front desk, and etc. Tapos yung malaking pool. Then, nakadugtong siya. From there, dire-diretso na yun papunta dun sa beachfront. So, ganun guys, yung lawak naman niya from there. And alam nyo, nagustuhan ko dito kasi, di ba, dun sa previous vlog, di ba, pinakita ko sa inyo, budget option na hotel yun, which is yung Hotel Sofia o Sofia. And ngayon naman is mid naman to. Ito, hindi ito yung murang-mura, but at the same time, is kaya pa rin naman. And guys, alam nyo, napakamura lang nito if ever kung makukuha nyo siya. So yung presyo is ito, yan yung price na makukuha nyo. And guys, you can also click the link below para makapag-book kayo at magkaroon kayo ng extra discount. Plus, you can use my code PaulIvan5OFF para magkaroon kayo ng extra 5% off discount kapag ka ibubook nyo to via Cloak and with that code, okay? So yun guys, alam nyo, number one sa mga gusto kong reason dito is beachfront siya. Number two is, alam nyo yung hindi ganong kamahalan, but yung mismo interior design, ang ganda. Ang ganda guys, ayun as you can see, makikita nyo naman dito sa background. Ang ganda guys, parang ano siya, parang siyang lumalaban sa mga ibang hotels dito. And actually, pwede din siyang lumaban sa mga hotels na nasa Station Zero. And what I mean by that is, di ba kapag ka Station Zero, yun yung Shangri-La, Mövenpick, Crimson, ganyan. Guys, maganda. Maganda talaga to. And ang nagustuhan ko din dito, yung service din ng mga staff, ang babait. Like, every time na kapag ka kayo is madadaanan, igigit kayo. Ganun din naman sa mga ibang hotels. Kaya lang yung mga ganun small details is yun yung mga nagugustuhan ko every time kapag ka nag-check-in ako sa mga hotel, yung mismong breakfast buffet. Yung breakfast buffet nila is napakadami pala talaga nag-check-in dito. Akala ko nung una, nung pinakikita ko sa inyo nung una, nung lunch na nag-lunch ako dito, is na lang, onte, walang katao-tao nung pala. Hindi lang peak hour yung punta ko, pero guys, ang daming options ng mga pagkain, ang daming mga tao na nagbe-breakfast and whatsoever. At ang nagustuhan ko din dito is iba't ibang mga
food ang ino-offer nila. Yun nga lang, parang wala talaga ako nakitang cereal. Kasi usually, kahit hindi naman ako nagsi-cereal, isa yun sa parang batayan ko kapag ka nagbe-breakfast buffet. Like, cereal, bacon, and egg. Yan lagi. Cereal, bacon, egg, saka soup. Yun yung lagi kong pinaka-basic na tinitignan kapag kami breakfast buffet. And sa lahat naman ng yun nakuha, yun nga lang, wala akong nakitang cereal. Maliban dun sa mga sinabi ko sa mga rooms, sa mga hotels, sa mga services, and whatsoever. Guys, di ba nga may restaurant dito, and at the same time, mayroon din ditong pool. Dahil guys, sila ang merong hawak ng titulo na longest pool dito sa Boracay Island, according sa mga napapanood ko yun. And yun yung reason kung ba't nagustuhan ko din siya, kasi parang all-in-one, dito mo na makikita, at beachfront pa, at dito pa sa Station 2 located. Kasi diba, ang pinaka-main beach naman talaga is Station 1, 2, 3, at yung pinaka-medyo malayo is yung Bulabog Beach na nasa likod na part, at yung Station 0 na isolated, at doon naman mga located yung mga luxurious part. So ito, makukuha mo lahat, makikater mo lahat sa ganitong klaseng halaga at sa ganitong klaseng location. So yun guys, okay ako dito and mag-check out na ako. At least, kapag ka nalaman nyo at napanood nyo to, malalaman nyo na ako, ang verdict ko dito is i-recommend ko sa inyo kasi maganda, sulit, masarap yung pagkain, maganda yung surroundings at maganda yung location and yung service nila is very okay. So yun guys, yun lang naman ang aking review dito sa Mandarin Bay. And if ever, again, kapag i-book nyo to, use the link below and you can use my code PALIBAN5 off para magkaroon ng extra 5% off discount kapag tamang bumuk kayo ng hotels, okay? So maraming salamat. Ito, last view. Ayan ang itsura ng aking hotel room. Maraming salamat. See you sa next Boracay vlog. Yun lang. Thanks!